Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nakikita natin at napapansin natin kapag tayo ay umuwi sa ating bansa, ano ang napapansin natin? Dito pa lang tayo sa daan, excited na tayo na makarating, makita ang ating bansa, makita ang mga tao, makita ang ating mga pamilya. At ganun din mga kapatid ang mga dinadatnan natin, mga pamilya natin, halimbawa, masayang-masaya sila. Ano sa palagay natin mga kapatid kung ang ating pag-uwi ay yung uuwi na tayo sa kabilang buhay? Masaya o malungkot? Ang taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ahwalul mu'min, idha kana fi iqbali min al-akhirati wa inqita'i min ad-dunya, fi shiddatil farh was-surur. Kapag kayong tao ay maglakbay na, tungo sa kabilang buhay, lilisanin na niya ang kanyang mundo kung siya ay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, masayang-masaya. Masayang-masaya mga kapatid. Dahil sa binabati siya, at ito ay nabanggit sa banal na Quran, na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Kung ang ating pagdating sa airport mismo ay mayroong bumabati sa atin na magandang pagdating, minsan ay makikita mo, pagbaba mo pa lang sa eroplano, makikita mo yung mga babae na binabati ang mga dumarating. Ano sa palagay natin ang Allah na subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa banal na Quran? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na ikaw ay binabati kapag ka ikaw ay nananampalataya sa Allah. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, o ikaw na nafs, maaring pakahulugan na kaluluwa, o ikaw na tao, Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, na mapayapa, mapayapang kaluluwa, irji'i ila rabbiki, bumalik ka na sa iyong Panginoon, radiyatan, na ikaw ay nalulugod, radiyatan, bithawab, ikaw ay nalulugod dahil sa mga gantimpala, mga kagandahan na ipagkakaloob sa iyo, para bagang kitang-kita mo na. Radiyatan, mardiyah, at ikaw ay kinalulugdan. Kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Indallah subhanahu wa ta'ala. Bisababi amalik. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Fadakhuli fi ibadi. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Pumasok ka sa lipon ng aking mga alipin. Wadakhuli jannati. At pumasok ka sa aking paraiso. Sa janna, paraiso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, napakainam ang kamatayan ng taong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kabilang buhay naman kapag ikaw ay papapasukin na sa paraiso, yung anyo, istiqbal ahlil jannah, yung binabati naman yung mga tao na papapasukin na sa paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay makikita rin natin sa banal na Quran. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ. Aakayin ang mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Natakot sila sa kanilang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba ang mga tao naman na papapasukin sa impyerno dahil itutulak sila papunta sa impyerno. Yung mga tao na papasok sa paraiso, sa Jannah, aakayin sila, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Bilutof. Yung aakayin sila ng mahinahon na pag-akay sa kanila na papapasukin sila sa paraiso. Zumara, na ibig sabihin ay mga pangkat o kaya ay grupo-grupo. Al-muqarrabun, thumma al-abrar, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Yung mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga grupo ng mga mabubuting mga tao, ang makasunod. Grupo-grupo na papapasukin sila, aakayin sila patungo sa paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hanggang sa kapag sumapit na sila, dumating na sila, hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha, ay ibubukas ang mga pintuan nito. Abwabul Jannah, yung mga pintuan ng paraiso na ayon sa pagkakaalam natin mga kapatid sa Islam ay walong pintuan ang paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Wa qala lahum khazanatuha, salamun alaikum. At sasabihin sa kanila ng tagabantay nito na salamun alaikum, kapayapaan sa inyo. Kapayapaan. Dito sa mundo, nagbabatihan tayo ng kapayapaan. Sa araw ng paghukom, bago pa tayo makapasok sa paraiso, binabati na tayo ng kapayapaan. Pagpasok natin sa paraiso, kapayapaan pa rin ang pagbabatihan natin sa isa't isa. Tibetum, kayo ay, ibig sabihin ay dalisay, sagana, at pumasok kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng khalidin. Ibig sabihin ay mananatili na kayo sa paraiso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kabilang sa naisalaysay ni Anas bin Malik, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ati babal jannati yawmal qiyamati faastaftih fayaqulu al-khazinu man ant faaqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Rawahu Muslim. Ibig sabihin ito mga kapatid ay darating ako, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pintuan ng paraiso pagdating sa araw ng paghuhukom, at ipabubukas ko na ang pintuan ng paraiso. Magsasalita ang tagabantay ng paraiso. Tatanungin niya, sabi niya, sino ka? Magsasabi si Propeta Muhammad, sasabihin ko, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Muhammadun. Ako, sabi niya si Muhammad. Ano ang sasabihin ng tagabantay ng paraiso, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Dahil sa iyo, ako ay pinag-utusan. Bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Ako ay pinagutusan na hindi ko bubuksan ang pintuan ng paraiso ng para sa sinumang tao na mauna sa iyo. Ibig sabihin, siya ang una na papapasukin sa paraiso. At ang mga pamayanan naman, yung mga tagasunod ng mga propeta, pamayanan ni Abraham, pamayanan ni Moses, pamayanan ni Jesus, pamayanan ni Propeta Muhammad, ang pinakahuling propeta,
ang pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ummatin tadkhulul janna ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang unang-una na makakapasok sa paraiso na mga pamayanan ay ang mga pamayanan, mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya ito mga kapatid ay napakalaking gantimpala para sa atin bilang mga Muslim na tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magiging kumpleto ang ating pananampalataya sa Allah, ang ating pagsamba sa Allah, may sasagawa natin ng wastong pagsasagawa kapag ating sinundan ang mga aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng madalas nating nababanggit, ang pagdarasal, may sasagawa natin ang wastong pagdarasal kapag kasinundan natin ang mga aral, pamamaraan, sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng mga aral, mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.